Magandang umaga sa lahat. At ngayon ay mayroon tayong bagong talakay. Bago, bagkos sa isipan ko, ay mayroon na kayong ideya ukol dito. Ito ay ukol sa pananaliksik. Ito yung ating tatalakayin ngayong umaga. At bilang simula, ito yung ating nilalaman para maging gabay sa inyo. Una, bigyan natin ng kahulugan kung anong ibig sabihin ng pananaliksik. Pangalawa, what is the importance? O ano yung layunin kung bakit kailangan nating pag-aralan ang pananaliksik? Pangatlo, magbigay tayo ng ilang mga Pilipinong inventor at yung mga kanilang gawa. At pang-apat naman, magkakaroon tayo ng pagsasanay bilang katulong na maunawaan ninyo ng madali yung ating talakayan ngayong araw na to. And of course, explain natin yung final task ninyo. Okay, and magbibigay tayo ng halimbawa kung paano siya sagutan. Unang-una ay bigyan natin ng kahulugan on what is research sa Ingles or pananaliksik. Ayon dito, ang pananaliksik ay ang pag-alam o pagtuklas at pagsubok sa isang teorya. Ginagawa ito upang malutas ang mga problema at suliranin na kailangang gawan ng solusyon. Bukod rito, ito rin ay isang sistematikong pagkahanap ng mga importanteng impormasyon tungkol sa isang tiyak na paksa o problema. Ayon kay Williams, there's no use talking about the problem unless you talk about the solution. Diba, alam niyo ba yung pinakarason kung bakit mayroong research? Kasi mayroong present na problema. Okay, yan yung pinakarason talaga kung bakit mayroong research. Halimbawa ng mga problema, yung mga sakit natin sa katawan. Diba, minsan nakaka-discovery yung mga scientist natin ng mga prutas na nakakapagpagaling doon sa mga karamdaman. Minsan ginagawa siyang capsule, yung iba ay ginagawang juice para iniinom. Okay? And mayroon ding mga pag-aaral ukol sa mga factors o ano yung mga dahilan kung bakit nagpapakamatay yung mga kabataan. And because of this research, no? Because of this research, nakakatulong siya na magkaroon ng kamalayan yung mga tao sa lipunan. Okay? And that is the purpose of research. Because of the problem, to solve the problem. And nandito rin yung mga ilang mga tao na nagbigay kahulugan ng pananaliksik. Una, ayon kay Kahulugan noong 1973. Ano yung kanyang sinabi? Sinabi niya na ang pananaliksik daw ay isang sistematiko, kontrolado, panigurado sa obserbasyon at panunuri ng mga panukalang hypothetical ukol sa inaakalang relasyon sa mga natural na pangyayari. Kapag sumusulat kayo ng research, di ba, there is a variable. Ano yung nakaka-apekto? O depende sa uri ng research na gagawin ninyo. Pwede na ito ay qualitative or quantitative. Dito sa binigay ni Kahulugan, tingnan natin kung ano yung pinopoint niya. Isang sistematiko, there is a process. Kontrolado, ibig sabihin alam mo ano yung variable na pasok doon at saka ikaw din mismo pinag-aralan mo bawat variable. And panigurado ka sa observation, ikaw din mismo nakasaksis sa problema. Kumbaga, kita mo siya sa lipunan. Ay nag-o-observe ka. At panunuri, ibig sabihin, tinitingnan mo kung ang iyong hypothesis, binuong hypothesis, o haka-haka, sang-ayon ba yung research mo? Ano yung resulta? Tama ba yung hypothetical na binigay mo? Okay, yan yung tinitest mo. Okay? And of course, because of there is a relation bias sa dalawa. So dito masasabi natin yung kanyang binigay na description about research is a quantitative research. Kasi there is a two variable. Tingnan nyo, relasyon sa mga natural na pangyayari. Ibig sabihin, nakaka-apekto ba yung ganito sa ganito? Pwede natin gamitin na halimbawa na quantitative study. Yung paglalaro ng Mobile Legend, nakaka-apekto ba siya sa grado ng mga college student? Okay, that is relationship of the two variable. Okay? And as sinabi naman ni Manuel at Midel noong 1976,
Ito ay isang proseso ng pangangalap ng impormasyon o datos para masolusyonan ang isang karaniwang problema sa paraang siyentipiko. Okay, parang katulad lang dito, pero yung pag-atake nila sa pagbibigay description ibang-iba. Oh, this is a process of collecting information para ma-solve ang isang problema, pero may sinusunod na proseso which is scientific. Okay? So katulad ng mga sa Pilipinas, mga bagyo sa Pilipinas, 'di ba? Pinag-aaralan 'yan sa nangyari, 'di ba? Saan dadaan. So that is a sample, and of course makakapaghanda yung mga Pilipino. And of course, next tayo. Punta pagpapatuloy, ayon kay Atienza, noong 1996, sinabi niya na ang pananaliksik ay matyaga, maingat, sistematiko, mapanuri, at kritikal na pagsisiyasat o pag-aaral tungkol sa isang bagay, konsepto, kagawian, problema, issue, o aspekto ng kultura at lipunan. Diba? Sobrang haba, pero iisa lang yung kanya. Hindi biro ang paggawa ng research. That is according to Atienza. Diba? Kailangan mo ng panahon. Maingat ka kasi yung information dapat mong maiugnay doon sa study na pinili ninyo. Hindi ka basta-basta kukuha ng mga information. Hindi ka basta-basta mag-interview na hindi siya connected sa study mo. Okay, tingnan nyo, critical. Diba, dyan napapasok yung plagiarism, dyan napapasok yung mga information kung angkop siya. Okay? And according to Aquina, noong 1974, sinabi niya, research ay isang detalyadong kahulugan at isang sistematikong paghahanap at pagsusuri sa mga importanteng impormasyon tungkol sa isang tiyak na paksa o suliranin. Dito kay Aquina, mayroon ka ng study or title, kumbaga. Doon ka na lang focus kung naghahanap ka ng mga information. Okay? Mayroon pa ba? Okay, mayroon pa. Ayon kay Vizcarra, okay? Sinabi niya na ang pananaliksik ay isang sistematiko, kontrolado, empiriko. Empiriko ibig sabihin, nakikita natin, nararamdaman natin, there's a problem na nakikita natin sa lipunan. At critical na pang-imbestiga sa hypothetical na pahayag. Parang katulad lang doon nung binasa natin kanina. No? Tingnan nyo, inaakalang relasyon o ugnayan ng mga natural na phenomenon. Same lang sila ng ideya, pero iba-iba sila ng mga term na ginamit or mga salita. Okay? Pero itong mga taong ito, hindi basta-basta din to ng mga tao. Ibig sabihin, iba dito mga doktor na ang dami ng mga karunungan sa kanilang isipan. Okay, isa lang talaga yung ibig sabihin, because of research, nasusolve natin yung mga anumang problema na nakikita natin sa lipunan. Okay, so we have also the importance, or bakit nga ba mahalaga na matutunan natin yung topic natin today. Si Ostero et al, nagbigay siya ng mga dahilan or layunin kung bakit nga ba mahalaga ang pananaliksik or research. Una, makadiskubre ng mga bagong kaalaman. New knowledge, di ba? Yung search ka lang, yung topic mo dito, aba, ganito pala sa ibang bansa. Uy, marami palang ganito, di ba? Uy, marami palang mga prutas na makikita sa lugar na to. Okay, that's for the number one. Number two, makakita ng mga sagot sa mga suliraning hindi pa ganap na nalutas. Di ba? Yung noon, yung COVID-19, wala pa yung bakuna. Pero ngayon, ang dami. Diba? Kumbaga, kahit na marami pang mga nagkaroon ng COVID ngayon, pero yung bakuna is patuloy din naman na binibigay. Pero yung COVID-19, nag-evolve din siya, may iba't ibang variant. So, hindi pa tapos yung kanilang pakikipaglaban. Okay, meron pa rin mga suliranin. Number 3, makadevelop ng epesyenteng instrumento, kagamitan o produkto. Diba? Kung bakit straight ang buhok ng mga babae because of shampoo. Okay? Paano mo nalaman? Kasi dumaan yan sa isang proseso, eksperimento, yung mga produkto na yan. Okay? Noon, kabayo. Tapos nagkaroon ng bike, nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon ng barko, nagkaroon ng eroplano. Number 4, makatuklas ng bagong substance or elemento. Dito yung ukol sa mga aluminum, diba? Mga iron. That is for the number 4. Mga scientist
sa number 4 mga scientist na to. Number 5, makalikha ng mga batayan para makapagpasya at makagawa ng mga pulisiya, regulasyon, batas o mga panuntunan na maaaring gamitin sa iba't ibang larangan. Nakakatulong ito sa mga company na nakikita nilang may problema sa kanila, so bibigay nila yan ng kalutuasan. Paano nila nalaman? Because of survey, because of interview, okay, or nakikita din talaga nila. Or yung pamalaan natin, diba? What is the problem of our country? So sila din mismo gumagawa ng batas. Number 6, matugunan ang curiosidad, interest at pagtatangka ng isang mananaliksik. Ikaw din mismo may mga katanungan ka sa isipan mo. Okay? Paano mo yan malalaman? Through research. Paano mo masagutan yung mga tanong? Through research. Pero may mga tanong pa ngayon na hindi natin masasagutan. So parang ano pa, kailangan pa ng maraming eksperimento. Panghuli, madagdagan, mapalawak at mapatunayan ang kasalukuyang kaalaman. So may mga information noon na hindi na applicable ngayon. Diba? Siguro may mga sakit na present noon na ngayon wala na. So ibig sabihin, yung mga gamot for that virus hindi na applicable ngayon. So dapat alamin din natin. Kaya nga may mga information na gap sa inyong research na ito lang dapat yung kunin ninyo na information. Kasi angkop. Okay, about COVID, wala namang COVID noon, 'di ba? Iba-iba ng iba-iba ng mga virus yung ano. So hindi mo dapat kunin yung mga information na ukol sa panahon pa nung mga 60s or 1950s na i-connect mo ngayon kasi iba din yung kanilang kalagayan. Ibang-iba na yung kanilang information. Okay? That is according to Ostero et al. Ibig sabihin et al, ibig sabihin marami yan sila. So ito yung mga iilan sa mga Filipino na mga researcher na tanyag din, no, sa ibang bansa. We have Caitlin Aviso. Ano ko doon? Aviso. Caitlin Aviso. Okay? The 2013 Outstanding Young Scientist Awardee. Siya yung nakagawa, tingnan nyo, mathematical models for designing sustainable industrial systems. Ibig sabihin, nakakatulong siya sa environment natin. Ang galing ng mga Pilipino talaga. Okay? Next naman ay si Ramon Barba. Ano yung ginawa niya? Tingnan nyo ha. Siya ay nag-invento, inventing a way to induce more flowers in mango trees. Paggamit ng potassium and ethyl. Diba? Galing. Potassium nitrate. Ang galing. We have also mga Pilipino to ha. We have Fidel Mondo. Okay, si Fidel Mondo, ano yung ginawa niya? Ah, okay. Siya yung unang nagbumuo ng first pediatric hospital in the Philippines. Wow! Diba? Kung baga ang laking tulong ito kasi may nakita siyang problema na ganito. So siya din mismo nakatulong sa bansa natin. Okay? So, sa final task ninyo, mayroon kayong babasahin na isang pag-aaral. Ito ay basahin at unawain ninyo ng mabuti. Isulat ang impluensya na may kasamang hanguan sa pagpapaliwanag at pag-aaral sa nakasaad sa ibaba. 30 points. Pamilya, komunidad, bansa, daigdig. Ano yung importansya nito sa bawat factors na to? Bibigay ako ng halimbawa. For example, ito yung nabasa ko na study or ito yung binigay na study sa module. Lawak ng pagpapahalaga ng mga estudyante sa asignaturang Filipino kaugnay ng kanilang academic performance na isinagawa nina Kalesang et al. Noong 2020. Para sa pamilya, tingnan natin ang sagot. Ito yung sagot ko. Ako yung estudyante. Ito ay nakaka-impluensya sa pamilya upang mas lalong gabayan ang kanilang mga anak gaya ng pinansyal na suporta at pag-aaruga. Katulad ng isinagawang pag-aaral ni Masud noong 2019 sa bansang Pakistan. Lumabas sa kanilang pag-aaral na kapag ang ama ay nakapagtapos ng pag-aaral at tumututok sa kanyang mga anak, ay nakakatulong sa magandang akademikong performance. Okay, that is an example. So sana marami kayong natutunan sa araw to and maraming salamat.